Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga Kadaver Cats. Nagbabalik na naman po si AR Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol sa mga latest ganapan TVG and the Kadaver Cats inside and outside the show. Well, ito na, simulan na po natin. First topic natin for today guys, ang pagbabalik nga ng isa sa mga pinaka tinutukan noon sa APT Studio, ang Bawal Judgmental. Sinimulan na po yan kanina at isa sa mga pagbabalik po na yan ay nagkaroon po ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen at mga Dapper Cats. Merong natuwa, merong nagreklamo mismo at halos magkaiba sila ng mga reaksyon, yung mga nanood. Guys, kasi yung iba, bakit daw binalik? Dahil dati ng segment po ito, parang medyo boring na daw po. Ganyan po yung sinasabi ng mga nagre-reklamo. So, mababasa nyo po mismo yung mga reklamo po na yan dyan sa gilid. Isa po yan sa nakita natin sa mismong page ng TVJ na kung saan nakapost po doon yung mga picture po ng mga naglaro kanina sa Bawal Judgmental. At hindi nga daw po kaparehas po ng vibes nung nasa APT pa po sila. Isa dito po sa TV Vibe, medyo boring nga daw yung nangyari. And since sana daw baguhin po yung topic, pampasko, para po sumigla po mismo yung mga manonood. Especially guys, dapat napapanahon yung mga tanong, di ba? Yung mga katanungan, hindi yung ibabalik pa daw mismo. Ganun po yung mga sinasabi lang ha. Ito po ay sinasabi lamang po ng tao at suggestion. Pero alam naman natin kahit ano pong ilabas po na segment ng TVJ, meron po silang masasabi. At kahit ano pong segment na ilabas po nila, eh, meron talagang magre-reklamo. Pero sabi ko sa inyo, mas marami po ang natuwa dahil nagbalik na po ang Bawal Judgmental. Sooner or later, yung sinasabi nyo at sinasuggest yung pampasko, magkakaroon din po yan ng topic dyan po sa Bawal Judgmental. Isa-isa lang, huwag po kayo mainip, diba? Kasi talagang yung mga, alam naman natin, may freedom of speech. Free naman po talaga kayong mag-suggest sa mga Dapper Cats na babasa naman po nila po yan. And kung ano't anuman pa po yung maging topic po sa Bawal Judgmental, sana po supportahan po natin. Magiging masigla po ang Bawal Judgmental kung susuportahan po ng mga Dapper Cats. Mayor Jose Manalo napadaan mismo sa checkpoint at pinastop po siya ng mga polis dito. Kaya po na nakikita nyo sa video, kinakausap po siya ng mga polis dito and nasa tapat nga po siya ng isang city hall na kung saan guys, may mga nagbabantay po ng mga polis para po i-check po lahat ng dumadaang van. So, isa po yung van ni Jose Manalo sa naispatan po sa checkpoint at ito po yung video. Let's watch this, guys. Mas guwapo po mula ngayon sa personal. Comedy talaga si Jose Manalo. No? Madilim na, madilim lang daw. Gabi na daw. Tawanan sila yun. No? Ganyan ka-comedy si Jose Manalo. Isang bira. Lahat mapapatawa. Well, makita nyo naman, mababait po yung mga polis and mababait din po yung mga nakabantay mismo sa City Hall. So, pinaalalahanan po sila na mag-ingat din po sa pag-drive at makita naman natin, ingat sa pag-uwi. So, yan po isa sa mga nangyari po sa checkpoint na dinaanan mismo ni Jose Manalo, ni Mayor Jose, na kung saan akala po nila is mahuli sila sa checkpoint. Hindi nila alam is talagang mas gwapo nga daw po si Jose Manalo sa personal. Pero sabi nga naman ni Jose, gabi na daw. Kaya natawa po sila. Pero at the same time, ganun pa man, masaya naman po yung naging approach po ng mga polis kay Jose Manalo. At si Jose Manalo naman po ay nagbiro pa mismo sa kanila. Kaya nakakatawa guys, yung mga pagkikita pong ganito, di ba? Walang tense, walang katoksikan. Just happy lang para po sa lahat po ng mga Dapper Cats. Dapper Cats Child Star. Ito, kilala nyo at kilalang-kilala nyo na po siya na lagi natin binabanggit po dito. Si Kenji San Pablo, ang isa sa mga anak-anak ni Mayor Jose. Ito, di ba kamakailan sumali po sila sa isang international dance competitions. So, pumang-apat po sila. Marami po silang bashers. And marami po nagsasabi na pambarangay lang daw po sila. Pero nung nakita ko yung performance nila, grabe guys. Parang Jabberwockies, alam niyo yung Jabberwockies sa sumikat noon. Ganun-ganun po mismo yung isa sa mga level nila. Lalo na si Kenji na nasa gitna lagi. Grabe guys, sabi ko, deserve talaga nila yung pang-apat. Biruin mo sa dami ng naglaban guys.
mga biruin mo sa dami na naglaban mga kadabber cats, sila po ay pumang-apat dito. At isa din po si Kenji San Pablo at ang kanyang grupo na sumali po dito sa Itbulaga at nakilala po yung Junior Cool Kids crew dito po sa AB. Kaya masasabi natin guys, nakakatuwa lang na kahit wala na po sila sa Itbulaga, eh talagang lumilevel pa rin po yung dance group nila into lumalaban pa rin po sila sa iba't ibang competition dito sa Pilipinas maging sa international. So yan po isa sa mga masasabi natin, good job kay Kenji San Pablo dahil tinutuloy po mismo nila. Eh, hindi lang po yung isa sa mga solo artist niya na pag extra-extra sa mga serye ng Jimmy and ng ilang pang channel, kundi pati na rin po sa labas po ng showbiz world. So talagang nag-excel pa rin po si Kenji San Pablo. Kaya good job dyan, ipagpatuloy mo yung pangarap mo dito po sa industriya. And also guys, isang kapuso actor ang usap-usapan po ngayon ng mga netizen dahil di umano, itong actor po na to bigla na lang nawala sa serye po. Ang isa sa mga longest serye na pinapanood po sa 7. Ito guys, ipapakita natin dito yung isa sa mga picture. Sabi po dito, usap-usapan ngayon ng mga netizen sa abot kami na pangarap actor Kensha na inaakusahang nagtatago raw ngayon sa ibang bansa. So ito guys, isa sa mga paliwanag. Sa latest episode ng Showbiz Update, tinalaki ni OG Diaz, nauna kasing kumalat ang mga blind item na isang actor daw na ang tumalilis ng Pilipinas kaya tuloy pinatay ang kanyang karakter sa isang teleserye. At kaya raw ito nagtatago ngayon ay dahil sa isang kaso. Tinukoy ng ilang netizen na si Ken ang topic ng blind item dahil nga biglang-bigla nga ang pinatay ang karakter niya dito sa bilang isang Doc Lindon sa Abot Kami na Pangarap sa teleserye. Say naman ni OG na dati pang may nagdedemanda kay Ken na isang kasosyo sa negosyo. Ang negosyo ay restaurant na hindi kumita at ang siste ay babawi raw sa aktor ang share ng kasosyo. Hindi naman daw ito binalik ni Ken dahil hindi ginamit na itong kapital at hindi naman talaga naging successful ang resto. Nagtataka naman si OG kung tungkol lamang puhunan sa restaurant ang usapan at may naisang panang kaso, hindi naman umano siguro kulong ang kakaharapin ni Ken. Kaya lang walang dahilan para magtago. Possible naman umanong may iba pang mas malalim na usapin. Aniya, tinatawagan niya si Ken pero hingin ang panig nito pero hindi ito sumasagot. Ayan guys, bigla na lang daw po nawala si Ken Chan sa karakter niya bilang si Doc Lindon dito po sa Abot Kami na Pangarap. So makikita natin na so bigla na lang pong nawala po ang karakter po ni Ken Chan dito po as Doc Lindon sa Abot Kami na Pangarap dahil pinatay nga bigla po yung karakter po niya nang hindi na namamalayan po ng lahat. So kumbaga wala na, hindi na siya nagpakita sa Abot Kami na Pangarap. At ang siste daw is nagtatago po siya dahil po sa kaso po. Hindi lang po basta sa kaso sa restaurant, kundi pati na rin po sa kasosyo. At may sabi nga ni OG Diaz, baka daw may mas malalim pang dahilan kung bakit po nawala po si Ken Chan dito po sa Abot Kami na Pangarap serie. Pero abangan pa rin daw po ng lahat kung ano po yung magiging reaction po ni Ken Chan dito. Kasi tinatawagan daw po si Ken Chan ng mga media and ni OG Diaz, pero hindi daw po ito sumasagot. So baka nga nagtatago siya, di ba? Pero at the same time, hindi natin alam ang punong tulo ng kanyang problema. Pero sabi lang natin, kung ano tanuman po yung naging problema, sana maayos po nila. So yun lang guys, isang update natin ngayong hapon na to. And thank you guys sa panonood and see you for my next update video. Bye guys.